What's up, boys and girls? Chris, it's my name, Saipin. So, what's up na ako? Tag na lang ng wire. July 15, 2019, Monday, alas 4 ng hapon. Mag-DIY tayo ngayon ng busina. Hopefully, abali, apat na busina ang bala ko. Hella Supertone. Ito yung original ko. Itong dalawa. Yun, low and high. Tapos itong dalawang remaining is galing kay Utol. Yun, ang magkakaroon siya per pair. Ang ideally, per pair, isang relay para mas malakas yung tunog niya. Kaya ng basta masakas yung tunog niya. Tapos ang aim ko sana ngayon is mas lumakas pa siya. Malakas na siya eh. Gusto ko sana mas malakas pa. Ang aim ko is four relays. So individual relays per horn. Wish me luck. May existing setup to dati. Which is yung original ko, ito, tsaka ito. Tapos merong isang relay dun sa sasakyan. So, ang gagawin ko ngayon is individual relays. Nakatago siya dati sa ilalim ng bumper, sa likod ng fog lamp. Then, since nga nagka-problema yung sasakyan, nabangga ako noong February. Tinanggal lahat ng piyasa na naheram yung busina. Then ngayon ko pa lang siya ibabalik after a month ko siyang ginagamit. Yes, supposedly dapat meron na merong ginagamit na busina, but ngayon na ako nagka-oras na magkabit. So let's go. Ito yung existing relay ng busina. Didiscoverin ko kung okay pa siya in a way na okay pa ba yung wiring niya. Kasi nakalatag pa yan sa loob, sa nasa likod ng bumper. Tapos, susubukan ko kung tumutunog pa. So, may nakalatag pa na linya. Testingin ko lang kung gumagana pa siya. Kakalasin ko na ngayon yung bumper tsaka grids. So, ayan. Kalas na siya. Tapos, ito yung sinasabi kong wiring. Yes, ew. Kadiri. Lumang HID cables na tatanggalin ko ngayon. At kung tamang pagkatanda ko, ito yung sa busina. Tatestingin natin siya. Yan pa hindi niya dati. Bukod doon sa lumang setup, gagawa natin siya ng magdadagdag tayo ng bago. Even individual relays per horn. Sana umigi. Tinanggal ko yung headlight para mas may room ako. Pag hila mo, bali una mong hilahin mong konti ito, yung kanang part, para mas, para kumalas siya. Siyempre, tatanggalin muna yung dalawang tornilyo. May mga ibang tornilyo pala, ito na lang ang nakakabit sa akin. Pagkahila ko, pakanan, tanggalin ko yung sa headlight, hila lang to. Hila lang tong sa headlight. Tapos, park light, counterclockwise, twist counterclockwise, signal light counterclockwise din. Tinanggal ko to para mas may room ako, makakilos ako, mailatag ko na maigi yung wire. So, natanggal ko na yung lumang HID wiring. It looks like yung previous owner merong nag-rewire sila ng bago para dun sa headlight sa kanan. Dito sa kaliwa, merong dalawang socket para sa headlight. Yung fog lamps, I think, nakakalat pa. And, discoverin ko kung wala pa akong fog lamp na ilalagay. Tapos, kakabit ko ngayon yung busina. Kung saan ko gusto siyang ipwesto. Sorry naman, medyo na-excite. Nakita ko yung wiring ng busina. Tetest ko ngayon yung wiring niya kung okay ba.
hindi pa siya okay, I'll check yung ground kung kailangan lang i-ground. Kung makikita niyo to, meron siyang dalawang I think kailangan i-ground niya. So, testing. So, isa sa mga dilemma ko, inactive to. Possible na inactive meaning hindi wala yung wiring niya. Possible na tinanggal yung switch kasi kung ito may dumadali na kuryente dito sa relay na to, pag pinindot natin yung busina is mag-click siya kasi meron siyang mekanismo sa loob pag pumapasok yung kuryente. So since wala, possible na may naka-disconnect na isa. So magre-rewire tayo ng bago. Ang pattern natin is yung mga nakikita natin sa internet is yung 85, 86 and so on. So pag nag-research naman kayo, makikita natin yun. Tapos may mga kailangan pang ayusin, like tulad nito, ito yung park light. May mga hindi naman natin maalis ang mga siguro mga na-excite ng mga previous na owner. Lalagyan ng mga pailaw. Mga gusto nyo ng pailaw. Syempre, your car, your design, your rules, whatever, yun nga. Hindi, since wala nang nakakabit dito, live, pag binuksan ko yung park light, so anytime, pwedeng magsunog. So, ayusin ko muna siya. Tapos, maglalatag tayo ng bagong wire. So, inactive yung busina. Yun ang so far na update. Hahanapin ko pa kung fog lamps to. Matanggal na yung HID wiring. So far, kahit pa na laminis. Tapos, ito yung sinasabi kong isa pang headlight socket. As you can see, mukhang pardon, intended talaga siya para sa kabila, pero active to. Tapos ito yung para dito sa side na to na socket. At hindi ko pa alam kung ano yung mga lumalabas na yan, tulad yan, I think relay to. Hindi ko alam kung para saan yan, hindi ko alam kung para saan tong fuse na to, pero hindi ko muna siya pakikialaman dahil focus tayo sa busina. At mga ganitong klaseng destroy it yourself na iniwan lang. 4:43 na. Pasok ko 7:30. Sana matapos ko bago mag 7 man lang. Disable na yung wiring ng busina since wala nang nagfi-flicker doon sa relay nang pinindot namin yung horn button. Natakpan ko na rin yung exposed wiring sa park light, sa left park light. Ngayon ayusin ko na yung wiring nitong busina. Tapos hanap ko siya ng magandang pwesto. Iniisip ko pa rin ngayon kung saan maganda ilagay, kung likod ng bumper na original na pwesto niya para clean look pa rin, or i-expose natin na I don't know kung may itulong yon para mas malakas, pero nakikita kong setup ngayon nakalabas yung horn. I think mas malakas, pero nag-aalangan lang ako doon kasi nga dumudumi, na-expose sa dumi sa hangin, so walang protection sa horn. Although hindi naman nila i-expose yun kung hindi subject o hindi niya matotolerate dyan, pero we'll see. Terminals sa likod, based due dito sa picture nat sa ano na to, horn left is positive, then ito is ground or negative. Hella super tone, positive negative. What's up boys and girls, July 17 na, Miyerkules. So ito yung continuation ng video ko ng isang araw na hindi ko natapos kasi malilate ako papasok. So tiniis ko naman, wala pa rin akong busina, tiis-tiis tayo sa mga mabubait na jeepney driver na sa gitna pa rin nagbababa, sa gitna pa rin nagsasakay. So pati karamihan ng mga publikang sasakyan, ganun. So wala akong busina. So, ito ngayon, nagkaroon ako ng mock setup, M-O-C-K setup. Bali, kasi yung unang setup neto na may relay,
is sinubukan namin hanapin yung wiring. Napagana namin isang beses kasi nang walang relay. So nirekta namin yung isang pirasong busina, either high or low, pero walang pumapasok pa rin na kuryente sa relay. Sinubukan namin i-trace, nahirapan kami, mga alas 2 oras kami ni utol, hindi namin mahanap. So nandito na tayo sa kasalukuyan. Ito na yung relay. Nandun pa yung original wiring ng stock horn, which is ito. At ito yung trigger. Ito yung battery. At ito yung dilaw yung sa busina. So, hindi ko actually hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung paano i-figure out yung ganyang klaseng whatever na yan, ng Bosch. Good job, Bosch. Kaya ang ganda yung, hindi ko maintindihan yung illustration nyo, pero para sa electrician, naiintindihan nila yan. Ngayon, salamat kay Utol, tsaka sa South DIY crew, na-figure out ko na yung pinakasimpleng explanation netong relay. Ngayon, since ang goal ko nga is apat na relay sa dalawang pares na busina, hella super kong, i-explain ko na lang sa inyo yung pinakamadali. Ito yung Bosch relay. Balikta rin natin. Trigger, left and right. Left and right, ito yung trigger. Ito yung manggagaling sa original na horn. Tapos, ito yung sa ibabaw, battery. Tapos, teka, double check na natin. Okay. Battery. Tapos, 30 yung sa busina. Hindi ko pa nasubukan baligtarin, pero based dun sa illustration ng South DIY crew, yun yung ginawa kong basihan. Ito is, harap natin para mas okay. Old trigger, old stock horn, tapos old stock horn, battery, tapos ito yung sa horn. Ngayon, based sa ibang na Google ko, images, ipresent ko rin sa inyong illustration ni Utol. Ang 87 is output papuntang busina at ang 30 is galing baterya. Yan, sinubukan kong baligta rin sa previous video. Walang bearing. So patutunugin ko to with yung 30 galing baterya, 87 galing busina. So busina, baterya, 30, 87. Ganun pa rin. So, balik tayo ulit natin. So ayan ulit, 87, ito yung galing baterya, ito yung galing, ito yung papuntang busina. Testing lead. Isang test pa. So yun, walang bearing, kung baligtarin ko yan. Basta fixed itong trigger ko and hindi ko na-trace dito kung alin yung positive and negative, basta sinaksak ko lang. Alamin ko maya-maya ang konti. O nga pala, bago ko malimutan, best practice yung negative sa hella supertone kasi ito yung isa.
Hala Supertone. Positive, positive, negative. Best practice yung negative sa gram. Kasi sinubukan ko na kanina, negative sa gram. Sa gram. Max setup lang to, so pasensyaan nyo na. Dali, positive yung power galing relay, 87 or 30, basta huwag magkakasabay, or yung isa battery, yung isa output, or vice versa. Tapos ang mangyayari is ito, para mas maganda yung tunog, huwag nyong i-series, dapat parallel yung negative, kasi nung siniris ko kanina paos. So negative ground, positive galing relay. Bago nga pala magkalimutan, ang mga materials ko sa DIY na to is ang mga sumusunod. Hela Supertone, 4 yan. Ito yung original ko. 4 na piraso or 2 pairs. Socket, ang target ko is 4. 1 relay per horn. Socket para sa relay. So ganyan siya, magme-meet sila sa gitna. Paano ba? So ganyan. Ganyan sila magme-meet. Okay, made in Portugal daw, Bosch relay and socket. So ganyan sila magme-meet. Saan katutak ang wire? I think ang tawag dito is terminal. Pliers. Tapos mayroong cutter sa utol, so nagamit ito, pero pwede na itong dulo. Ito pang saktuhan, gauge, whatever, hindi ko naiintindihan yan, pero nagagamit ko. Gamit ko is 14 tsaka 16. Magkalilimutan, fuse. Nakakita ako ng spare dito kay na utol, so yun. Ang gamit niya is 15 amps. Socket setup, nagdugtong-dugtong muna siya, pwede siyang i-connect. Pag dikit-dikit din, no tapes, no tape, electrical tape or whatever you involved. Meron siyang parang latch or parang figure dyan na pwede mo siyang i-shoot. 1, 2, 3. Tapos ito yun. Ito yung original niya. Pag sinunod mo isang pang relay dyan na parehas ang pagkakadikit, parehas ang mukha, ito. Kung meron ko pang isang socket, pwede mong idugtong sa beacon nito. Hindi ko lang tawag dyan, pero yun yun. So isang testing pa bago magkasunugan ng wiring. Joke lang. Ulitin ko, trigger. Kita niyo ba? Trigger, battery, horn, output. Pwede pagbalik ta rin to. Ngayon, titestingin ko, balik ta rin yung sa trigger. So, ito yung nasa left ng trigger, ito yung nasa right. Pabalik ta rin. Pabalik ta rin ko siya. Video muna ulit bago magkasunugan. Testing. Joke lang na magkasunugan. So yun, tumutunog pa rin. Ito na. Here goes nothing. Umpisahan ko nang pagdikit-dikitin yung mga wire. Wala akong panghinang. And electrical tape lang muna. Pero susubukan ko lang itong setup nito. Pag hindi umubra, edi balik ulit sa dati. Single relay, one pair ng horn. Katatanggal ko lang ng tape dun sa original na wiring ng busina. And guess what I found? Yan, may tape. Tatanggal ko lang ng electrical tape na yan. Yan, ito. Ito yung electrical tape na tinanggal ko. Tinugtungan lang pala. But anyways, kudos pa rin sa owner. Sa previous owner, hindi siya nasunugan.
So, good luck sa akin. Sana hindi din ako masunugan. Alright. Original wiring ng horn trigger. Kakabit, tatanggalin na natin to. Tatanggalin na natin to. At ikakabit na natin sa relay. Ulitin ko lang, ito yung trigger. Wala na yung terminal niya. So, ikakabit na siya sa socket ng relay. Progress report. Okay na yung trigger. Itong dalawa. So, apat na yun. At okay na rin yung fuse. Na-connect ko na. Fuse para sa battery. Siyempre. Safety first. So, bigay tayo ng fuse. Isang fuse, dalawang socket. So, dalawang fuse, apat na socket ang setup ko. Magkakatestingan. Tingnan natin kung pag nagkaputukan. So, 15 amps each. Ang mangyayari is magdadagdag pa ako ng fuse. Wish me luck! So, yun. Testing ulit. Naka-max setup pa rin ako. Exposed wirings, pagpasensya nyo na, katipan ko pa yan. Susubukan ko lang kung gumagana lahat. 1, 2, 3, 4 relays. Matitrace natin yung apat na dilaw is yun yung sa busina. 1, 2, 3, 4. Relays, socket, fuse. So yun, testing lang. Then, lalayo natin to kasi naka-expose yan. Yan yung nakarekta sa battery. Okay. So, testing isa-isa. Tatanggalin ko muna yung ibang negative. Yes, exposed wiring. Ayusin ko yan. Wait lang, ah. Wait lang. Testing one horn. Testing two horns. Testing 3 horns, 3 relays. Testing 4 horns, 4 relays. Since naka-expose pa naman yung wiring ko, susubukan ko ng 2 relays, 4 horns. So, dinisable ko yung dalawang relay. Ito yung bato sa busina. Itong dalawa. Ito lang yung gumagana sa gitna. 2 relays, 4 horns. Testing. Nalaglag, isa pa. So, feedback. Naka-expose siya ngayon. Patay ang makina. I'm not sure kung may bearing yung nagkakarga yung battery. Pero may difference yung 2 horns, 4 horns, 2 relays versus 4 relays, 4 horns. At susubukan ko siyang ikakabit ko na siya lahat. Ilalatag ko na yung wiring. Walang exposed na wires. Titapan ko yan lahat. Pasensya na wala akong panghinang or wala akong soldering iron. Basta susubukan ko siya while engine running. At sisiguraduhin ko na walang naka-exposed na wire. Kung nga pala, dun sa setup ko, ito, ulitin ko, sa South DIC trigger left and right, battery in busina. Naobserbahan ko kanina, tinesting ko, it doesn't make a difference, basta ito yung trigger, tapos ito yung one input, one output, or one input, one output. Hindi baling magkabaligtad to,
wag lang lilipat ng pwesto. So, trigger, battery, horn, pwede rin battery, pwede rin horn. Ito, yung nasa gitna, i-disable ko. Since ang mangyayari naman is per busina is meron naman akong reading. So, lataga na. So, almost na ako. Latag na lang ng wire na nakakabit na yung mga busina. 4 pieces horn. 4 pieces horn. And 4 pieces relay. Don't worry, okay lang yan. Lang leak. Tapos, old leak yan. Bago namin higpitan, okay na. Kaya naman tulo. So, pasensya nyo na yung mga tape ko dyan. Hindi man ako electrician. Tinesting ko lang kung okay. And, yeah. Matetesting ko mamaya. We'll see kung anong epekto nito sa paggamit ko mamaya. So yun, buuan time. Lalagay ko to dito sa ilalim ng headlight. I'll make sure na walang ibang nakahalang wire. And yeah, that's it. Ito, yung battery. Dalawang fuse. Para kahit pa paano safe, walang sunog. At ilalatag ko pa yun ng ayos. So, ending the vlog here. I'll give you more feedback later on.